Magandang araw sa inyong lahat. Ito naman yung paglilinis ng fleece box. Yan na ang lilinisin may before. Mamaya na yung after. Na may gamit, na may sabon, na powder, na may Scotch Brite, na may galon. Yan ang lalagyan ko ng laman ng grease box na malangis-langis siya na pinaghuhugasan sa kanting. Ayan o. Oh. Yan ang laman ng grease box. Siyempre naman, araw-araw at hapon na ginagamit ito. Kaya malangis ang laman lahat-lahat. Dito napupunta ang lahat ng mga hinugasan. Kaya pag walang ganito, siguradong mababara ang inyong mga lababo. Siyempre walang mapupuntahan pag na ano yan sa tubo, mabara. Sigurado mahirapan tayo. Kaya sa mga building, meron talagang silang mga ganito. Lahat-lahat meron talagang ganito yan. Nilinis nga yan na once a week, minsan naman, once a month. Pero sa iba, nililinis talaga na once a week yan. Kasi siyempre baka mapuno, baka umapos siya. Ayan na. Tinatanggalan muna siya ng ano, yung bago sa tanggalin yung string niya, kailangan muna siya tanggalan ng ano, yung laman nito. Mamaya na aalisin yung string niya para mabilis siyang tanggalin. Ayan, naalis na. At hindi rin pala kailangan gumamit ng guantes, kasi pag gumamit ka ng guantes, baka masugatan ka lang. Saka napakadulas nito, kaya ang nagamit ko ay kinakamay ko na lang siya. Tapos mamaya na lang yung pagdudubli, hugas nito. Tapos pinakaano yung magamit na lang siya ng alcohol pagkatapos. Kasi kung gagamit ka pa ng guantes, ang hirap nun. Ang dulas-dulas niya baka malaglag at tumalsik pa dyan sa side na yan. Kaya hindi ko na ginagamitan ng guantes. Yan ang sekreto ko sa paglilinis. Saka ito, tatanggalin ko to para nakaharang, kasi nakaharang yung tubo. Mamaya ko lang sa ibabalik. Yan, para mabilis ang pagtatanggal ko ng mga basura at mga kanin-kanin dito. Ayan, oh, medyo magaan na siya, natanggal ko na siya. Kailangan ko siya is isama na lang dito sa may timba. Yung malaking timba na to, para mamaya isa na lang sa ibaba doon, para iwasin ko doon sa baba ng kanal. Doon ko na siya lilinisin. At hindi rin kasi pwedeng ibuhos yan sa CR, kasi bawal na bawal kasi yan, na kasi napupunta doon sa pinagbabawal na pag hugasan. Di pwede doon, kailangan doon mismo sa drainage na diretsuhan. Kasi malangis ito eh. Malangis na malangis ito. Kaya shout out ko din si Ate Amor. Ate Amor, malinis na yung ano mo, yung malinis na ang ating lababo. Ayun. Saka yung ano nito, sinabon ko na rin yung pinaghuhugasan. Saka sinabon ko na rin yung ilalim. Ginamitan ko rin ng sundrox, saka ginamitan ko rin ng powder para matanggal ang mga sibo nito at amoy nito. Ayan. Napakalinis na siya, oh. Kailangan ko siyang hugasan at tanggalan ito hanggang sa luminaw ito. At matatagalan na naman ito, naaabot ng isang buwan sa pagpapalit at paglilinis uli. Kaya kailangan ko itong sabunin at gamit ang powder. Ayan, Tide powder, para mas maganda kasi ang Tide powder, kasi nawawala ang sibo nito. Oo, nawawala ang sibo ng Tide. Lalo na yung bar powder. Tide bar, maganda rin yun. Paminis dito sa mga sibo-sibo nito, maganda rin. At maganda rin kung meron kang Joy, para mas mabilis na. Saka tanggal na tanggal ka nito, at ilagay mo sa timba ang tubig hanggang sa mawala na ang mga langis na ito. Mahugasan siya. Tapos pag natapos na ito, saka na ibalik yung filter. Hugasan mo na yung filter doon sa baba. Pag malinis na yun, saka na siya ibabalik dito. Kaya ganito ang paglilinis sa mga kapatid, mga friends, mga ka-vloggers.
Ganito ang paglilinis ng grease box na napakadali talaga. Kailangan meron ka talagang sundoks para siguradong mawawala ang amoy nito. Ayan, shoutout ko din si Jerona Santos at shoutout ko din si Calvin. Shoutout ko si Ree Fernandez at shoutout si Ree Gallardo, si Lario Lanzarote, si Joviski TV, si Christopher Galliam. Shoutout ko sila mga karil ko. Shoutout ko sa kayo mga karil ko dyan. Kaya sa mga YouTube dyan, mga tara na para paano tayo makapag ibang content kasi ginagawa ko kasi to sa aking trabaho. Kaya napakadali lang talaga, oh. Medyo kailangan talagang linisin siya yung mga gilid-gilid ba. Ano yung tusok-tusokin ba ng ano ba, yung tinidor ba, yung mga gilid-gilid ba. Minsan kasi may nakaano dito, yung mga nakadikit pa sa mga gilid-gilid, minsan dun sa buta, sa tubo, sa loob. Kailangan sikwitin siya na para maalis talaga siya. Kasi pag hindi mo natanggal yan, mayroon pa rin amoy siya. Minsan nakadikit-dikit kasi siya, yung parang nabuo-buo doon sa mga tubo sa loob. Yun, kailangan. Saka tapos pag ano na siya, mula na siya, saka na sa kagamitan ng basa na patuyo siya. Para tuyong-tuyo siya. Mapunasan ba? Masimot na masimot yung laman ng grease box na to. Oo. Sigurado pag ano, wala ka na talaga maaamoy nito pag ganyan ang ginagawa. Kasi hindi pwedeng natanggalan lang, tapos hayaan, tapos ibabalik. Hindi kasi ganun yun sa paglilinis ng grease box, mga kapatid. Kaya ganito lang talaga. Meanwhile is 100% talaga sa paglilinis ng ganito. Surebol talaga. Kaya ito na, kailangan ko na itong itapon doon sa drainage sa labas. At hindi rin pwedeng itapon sa mga bowl o sa mga ano dito sa loob. Bowl na itapon dito. Kaya mga kapatid, huwag natin gagawin na itatapon ito. Pwede naman lagay sa basura. Gamit, ano sa tissue. Oh. Sa basura pwede rin, pero huwag itatapon doon sa pinakalik o oh, sa loob ng office. Or sa mga siya, bawal na bawal ito. Kaya malinis na siya o oh, kailangan siyang ibalik. Yan, malinis na siya. Oh, yun. Ayan. Napakalinis na siya. Oh.